18 clearance back, Max Alpha Node 170, and latest takeoff info, please. 170 on request, runway 05 in use, wind 030 at 08. I have control. Okay, I have control. So, 1,500, mag-demonstrate ako sa'yo, no? Lalo nga ulit yung mga types of street and levels natin. We have the fast, low, and the normal cruise. So, I'm gonna demonstrate to you yung straight and level muna natin na normal. So, which is the most of the time yung ginagamit natin. So, our target heading will be heading south. Okay, so heading south tayo. Synchronize natin dito. So, ang normal cruise natin, power setting niya is at 2300. And then, zero pitch, zero bank. So, ibig sabihin, we are to maintain a certain reference point in front of us. So, ngayon, ang minimaintain ko na reference point sa harap natin, yung cove, yun ang minimaintain ko. So, kahit hindi ako tumingin sa compass, I know that I'm maintaining heading south. Na-entry natin is yung power set natin, attitude ng aeroplano. So, kung kapapansinin mo, kung ito yung gagamitin mo na reference point sa dashboard mo, so, on the nose ng aeroplano yung horizon. Just a little bit below the horizon, yun yung nose ng aeroplano mo. And then yung speed natin, kung ano man yung ibigay ng speed ng aeroplano mo. So right now, we are at 85 knots, diba? At 2300 RPM setting. Maintaining 1,500. Then, we can trim the plane. So ngayon, medyo turbulent yung hangin, so medyo matagtag tayo. Pero mapapansin mo, hindi naman tayo nawawala dun sa target altitude natin. To be able to maintain this, dapat ginagawa natin yung tinatawag natin na checks, no? So we have to check our attitude, the performance ng aeroplano. So ang attitude natin, nose slightly below the horizon. Performance is at 2300, 1500 on the altitude, 85 knots on the speed. And then, let's look out for traffic. Left, center, and right is clear. So every time na naggagawa ka ng maneuver, you always check for traffic. Okay? Again, have controls. Let's try to maintain that. Rate and level, normal cruise. So yung normal cruise, most of the time, yan ang ginagamit natin for normal operating. So meron tayong dalawa pa na isa na straight and level, di ba? Yung fast tsaka yung slow. So kailan ba natin ginagamit yon? So yung fast, if for example, meron tayong kinakailangang habulin or also for traffic separation. If halimbawa nasa traffic pattern ka and then may high performance aircraft sa likod mo, they cannot slow down kasi mag-i-stall sila. So that's why ikaw, kinakailangan mo mag-increase ng speed para hindi kayo magkaroon ng ma-maintain nyo yung proper distance nyo sa isa't isa. Slow naman is also the same. Kung halimbawa, may leading traffic mo is mabagal and you need to slow down. So, also for traffic separation. So, yun yung purpose nya. Now, let's try naman yung fast cruise. So, fast cruise, ang may iba lang naman dyan, yung power setting tsaka yung pitch angle natin. Bakit? Kasi, pag nag-apply ka ng excess throttle or ng excess thrust, the aircraft want to pitch up, di ba? So, hindi natin ma-maintain yung straight and level kasi mag-a-accept siya ng altitude. So, what do you do? You compensate for the effect ng thrust. So, you need to push down a little bit to maintain yung altitude natin, di ba? So, let's try to apply full power. Okay, when you're applying full power, you just make sure na hindi ka umaabot sa red line. Okay? Pag umabot na red line, you just reduce it to the 2500 marker. Okay, so dapat saka nakikita natin horizon. So right now, you are pitching up, di ba? So you have to compensate for that. So minimum error, minimum correction lang tayo. Yan. So ngayon, mapapansin mo, yung nose mo, to maintain a straight and level on a fast cruise, mas above na siya sa horizon. Hindi na katulad nung kanina. Di ba? So, para ma-prevent mo yan, you need to push a little bit para hindi siya mag-climb. So ngayon, yan, para ma-maintain mo yung 1,500, makikita mo, mas lower na ngayon yung pitch angle mo kumpara sa kanina. So, be able to maintain yon. Kasi nga, may excess thrust na pinoproduce yung power mo ay yung propeller mo. So, you need to push down a little bit. Yan. Oh, nag-pitch up tayo. Diba? You have to. Kailangan mo yan. Kasi you are the pilot in command. So, dapat ikaw yung nagkocontrol sa aeroplano. Hindi yung aeroplano nagkocontrol sa'yo. Diba? So, going back to ground school natin at saka sa simulator, di ba? Ikaw yung nag-a-apply ng input dyan. Susunod lang yung aeroplano, so kung ano yung gagawin mo. Okay, let's try naman yung tinatawag natin na slow cruise. So, sa slow cruise, power setting natin is at 2100 RPM. Sige. So, ano mangyayari naman pag nag-power down tayo? So, the airplane will tend to pitch down kasi it's no longer producing excess thrust to sustain yung lift ng aeroplano. So, what you do is you apply the pressure.
Diba? To maintain that. So mapapansin mo, naka-pitch up ngayon tayo, hindi natin makikita yung horizon. Diba? And then you can apply the trim. Pwede ka mag-apply. Sige, trim up. Isa. Dalawa. Try mo bitawan. Mababa pa. Kukulang pa yan. Bitawan mo. Okay na. Diba? So now, we are now maintaining straight and level. So cruise. Okay lang, wag ka mag-frustrate, ha? Hindi yan nakukuha ng ano, ng biglaan, ha? Hindi katulad ng instant noodles yan, nabuhusan mo lang ng pagkain na tubig, pagkain na, okay? Progress, kailangan natin ang ano dyan. Talagang dadaan tayo sa madaming lipad pa para mapalish yan. Okay lang yan, okay? It's not bad for your first, ano, straight and level. Just enjoy and while learning.